Magandang hapon po mga kababayan. So nandito na naman tayo mga kababayan sa isang pamilya kung saan mag-aabot po tayo ng munting tulong dahil nag-message po sa ating Facebook page. So gaya ng aking sinasabi mga kababayan, tayo ay unti-unting nagbabawas doon sa ating mga nagme-message, no, dahil ang dami pong nangangailangan mga kababayan. So kahit papaano, no, nagbabawas din po tayo doon sa mga nagme-message sa atin sa ating Facebook page. So ayan po mga kababayan, nandito tayo ngayon, no, natuntun din namin dito yung kanilang lugar. So kamustahin po natin sila mga kababayan. So ayan, magandang hapon. Anong pangalan? Gladys po. Gladys Reyes. Valenzuela. Ah, Valenzuela. So bakit nandito kayo sa Pangasinan kung Valenzuela kayo? Dapat sa Manila kayo nakatira. Ano po? Dito po nakatira yung asawa ko po. Taga Pangasinan. Kayo taga saan talaga? Bicol po. Ah, Bicolana. So kumusta ang buhay? Ilang taon ka na, Gladys? 22 po. 22 ka na. Ilan ang anak mo? Nagtatatlo na po. Buntis ka ikaw? Opo. Ilang buwan na? 7 months. 7 months. So, sila kay ngayon nasaan? Nagtatrabaho po. Ilang taon na sila kay? 23 po. 23. Bata pa nag-asawa. Ilang taon ka nag-asawa? Mga 19 ganun po, 18. 19. Tapos ang gap para halos tag-iisang taon lang sila. Opo. Tapos 7 months. Tapos si bunso mo ilang taon na? Mag-aanim na po. Ito. Ito po, dalawa. Dalawa. Opo. So anong trabaho sa mister mo, Gladys? Construction po. Kumusta yung kita pa sa pagiging construction? Dalawang anak, magtatatlo na. Kumusta ang pang-araw-araw niyo? Minsan po, wala po siyang trabaho. Tapos pa extra-extra lang po. So paano yun? Paano yun? Kung walang trabaho, paano yung pang-araw-araw niyo ngay? Okay naman po. Hindi naman po kami naanoan ng gulay-gulay. Kahit pa paano, po. May gulay. Tapos nangungutang po kami sa tindahan. Eh, paano pag walang magpautang? Hindi, wala. Good peer naman. Nandiyan naman po si mama. Si mama mo yung mama na asawa ko. Nagiging katuwang nyo. Apo. Nagiging takbuhan nyo. Pag wala po kaming kumukuha po kami doon. Bigas? Bigas din po. So, naranasan nyo ng mga anak na minsan wala kayo maisaing, ganun? Opo. So tumatakbo kayo sa biyanan mo? Opo. Pag ganun? Opo. Paano yun, Gladys? Extra-extra lang sabi mo yung asawa mo and then nararanasan yun na minsan nawala kayo maisaing. Paano kung wala kayong magulang na nandyan sa tabi nyo? Paano ang mga bata ngayon? Nag-ano rin po yung asawa ko po pa. Naghahanap din po ng trabaho, kahit anong trabaho po dyan. Para gumagawa ng paraan na kahit pa paano may iraos yung buhay. Apo. Ayun. So itong bahay, sabi mo kanina, nabanggit mo sa akin habang tayo ay naglalakad, sabi mo, is nakikitira lang kayo. Opo. Bakit nakikitira lang kayo? Ito po yung bahay namin na binigay ng stepfather niya po. Tapos ito kaninong bahay, ere? Sa tito niya po, kapatid ng mama niya na po. Hindi nakatira dito? Opo. Nasa Manila po kasi nakatira niyan po, kaya pinapatira po kami dyan. Ito yung kubo na ginagawa, na hindi pa tapos. Dito, dati nakatira kayo dyan? Hindi po. Bagong lipat lang po yan kasi doon po yun sa kabila. Ah, okay. Apo, so, kasi sabihin, binigay na po sa amin yan. Nilipat na yan dyan? Apo, para sa amin. Sa inyo na. So apo. Ngayon, unti-unti yung gagawin yan. Apo. Habang dito kayo nakatira, habang apo. Pinapatira pa kayo. Kasi kung sila ay uuwi na yung tito mo, syempre, mag-i-evacuate kayo dyan. At apo. Kailangan ma-proseguido. Magawa nyo dyan agad-agad para meron kayong malipatan. So ayan po pala mga kababayan, no, talagang wala din silang bahay at buti na ngayon, sa ngayon medyo okay pa dahil pinapatira sila dito habang nasa Maynila yung may-ari at yun yung kasalukuyang ginagawa yung kubo-kubo nila na hindi pa tapos na galing din sa itaas galing yan? Apo, dun po sa kabila. Sa kabilang side. Apo. And then binaba lang dito para meron kayong malilipatan. Apo. Ngayon, anong oras uuwi si mister? Mga 5:30 po o alas 6 po. Araw-araw naman yung trabaho niya, pagiging construction. Opo, pag hindi umuulan, pero pag umuulan po, walang po trabaho. Mas marami yung walang trabaho kaysa may trabaho. Opo. Bakit mangiyak-ngiyak si Gladys? Mahirap ba ang buhay artista ngayon? Ha? Bakit? Ano bang iyak na yan? Ano ba yung luha na yan?
Gladys, bakit ano ba ang napagdaanan sa buhay ni Gladys? Parang habang nag-uusap tayo kanina, parang nagiging emotional kayo, Gladys. Ano ba ang napagdaanan ni Gladys na bakit gano'n na lang ka emotional ngayon si Gladys? Alam ko kanina papigil, pinipigilan nyo lang, pero ngayon hindi na napigilan yung iyak nyo. Kasi po na, papasalamat po ako. Nandito po kayo. Nawa po kasi ako sa asawa ko kasi pag-extra lang po. Tapos pag wala pong maghatid sa kanya, nanghiram lang po siya ng motor. Para makapagtrabaho. Opo. Pag nagtrabaho yung kasama niya, hindi rin po magtatrabaho kasi wala po siyang magamit na motor. Kumbaga, sasabay lang siya. Opo. So, laban lang, no, Gladys? Laban lang. Kasi buhay natin talagang ganyan, lalo na ngayong panahon. Sobrang hirap ng pandemic ngayon natin, no? Laban lang sa buhay, huwag mawalan ng pag-asa. Tulad ng ginagawa, sabi mo kanina, yung lakay mo, yung mister mo is gumagawa ng paraan kahit maliit, basta merong maiuwi at maipakain sa mga bata, Gladys, no? So, ayan, natuwa si Gladys kasi sabi niya, siyempre, no, yung ating surprise sa kanila, malaking bagay at malaking tulong po yun sa kanila pang araw-araw. Sabi niya kanina, sa tindahan lang umaasa, and then kung wala, manghihiram, o kung wala, dito sila sa biyanan niya at nangihingi ng makain nila. So, napakahirap, no, napakahirap. So, ngayon, Gladys, meron kaming surprise sa iyo, ha? Okay. Saan si Papa, anak? Ha? Nagtrabaho. Anong trabaho ni Papa ngay? Construction. Tapos si Papa uuwi mamaya pa. Ano? Ayun. Bicol, ilang taon ka na hindi nakauwi ng Bicol, Gladys? Matagal na po. Buhat nung nandito kayo. Hindi na kayo nakabakasyon, nakadalaw doon sa mga magulang mo. Hindi na sa Manila po. Ah, nasa Manila Apo. Sila. Ay, taga Bicol lang po kami. Pero yung mga magulang mo sa nasa Manila, Manila po. Na. Oh, okay. Okay, anong dala-dala mo, Makoy? Yeah. Oh, may bigas ka pa diyan, Gladys? Kukunti na lang. Kukunti na lang. So mga ilang araw na lang 'yan. Isang linggo na lang. Isang linggo na lang. Ang ginagawa pag nakasahod sila kay sinasugurado bili yung bigas. Opo. Kasi yung ulam pwede namang hanapin sa gilid-gilid, no, gulay. So ayan. At bukod pa dyan, meron tayong isang tray na itlog, no? And isang sakong bigas. Tapos may mga groceries na tayo, like mga instant noodles natin, pansit canton, no, pang merienda. Minsan inuulang po na nga rin yung pansit canton. At meron na rin tayong miswa, syempre. Tapos yung mga merienda natin dyan. Nandito na rin yung mga gatas natin. Coffee, ayan. Tapos yung ating mga mantika, toyo, suka, mga biscuit pa nandyan. And yung ating mga dilatan. So, partner sa miswa or sa gulay, panglisa. No, Gladys, kahit papaano at maibsan yung iyong iniisip sa araw-araw, no, na yung iniisip na kung saan mangutang, kung saan hihiram, kung saan paano yung pagkain ng mga bata sa araw-araw. Ito ay kahit papaano makatulong sa inyo, no, Gladys, no? So bukod pa yan, anong inulam nyo kanina? Gulay? Gulay po. Anong klaseng gulay? Yung tilapia po na inutang namin. Ah, okay. Tilapia, wow. Sarap. Anong klaseng luto yon? Ano po, paksiw. Paksiw? Ay, paborito ko. Halong? Aganto. Anong nilagay paksiw sa paksiw? Wala lang. Suka lang po. Suka lang? Wala nang talong? Wala. Wala nang okra? Wala po. Ay, Diyos ko, ang sarap. Okay, tilapia. Bili ka mamaya ng tilopyo. Salamat. Para maiba naman. Kasi tilapia, o kundi bili ka ng tilopyo. Asawa ni tilapia. Pinapatawa lang kita kasi alam ko nagiging emotional ka. Mula pa tayo nag-usap kanina, no? Batid ko yung iyong kalungkutan. Iniisip mo yung paano yung pagkain ng mga bata sa araw-araw. At gumagawa ka rin ng
paraan kung paano din makatulong sa lakay mo, no? Basta Gladys, masabi ko lang is yun, bata pa, huwag mawala ng pag-asa, laban lang sa buhay dahil lahat naman tayo apektado ngayon sa sobrang hirap ng buhay dahil sa pandemic. And then, tama na mga anak ha. Okay na yan. So, naka babae na, may lalaki na, siguro ano din yan, babae. So, tama na ha, tama na. At least, nakatatlo na. Para sa ganun, ang hirap din kasi, Gladys, na yung bang ganito yung buhay natin. And then, mag-anak tayo ng madami. So, magiging kawawa yung mga anak natin. Diba? So, dama ko yung hirap ng buhay nyo. And then, kung madami ang anak natin, like, 5, 6, 10, so paano din ang buhay nila? So kung ano yung buhay natin, ganun din ang magiging buhay ng mga bata. So kawawa. Walang hindi mababago yung cycle ng pamumuhay sa isang pamilya kung ganun na lang, 'di ba? So iwasan, tama na 'yan para mabigyan. Ang importante doon, kunti yung anak basta mabigyan ng magandang kinabukasan, like paaralin sila, mabigyan ng edukasyon. Di ba yun importante eh? Kasi yun ang mag-aahon balang araw pag sila na may nagkaroon ng pamilya din. Di ba na hindi magaya yung buhay mo, do ito sa buhay ng mga anak mo. No? Kaya tipid-tipid din sa anak. Ha? Gladys ha? Okay, so ayan po mga kababayan. Siyempre, mensahe. Salamat po sa mga nagbigay po sa amin. Salamat po kami. Thank you po. Ayan, sabi mo, salamat po mga tita. Salamat po mga tita. Ayan. Ikaw, salamat po mga tito. Hindi pa po nagsalita. Ay, hindi pa magsalita. Chong-ching, chong-ching. Katingin lang sa akin. Pangalan mo, anak? Joy-Joy po. Joy-Joy, totoong pangalan? Maria Glory Joy po. Ah, ang haba. Ito naman po. Ang haba naman, Maria. Prince Samuel. Prince? Samuel po. Prince Samuel. Ako. O, di ba? Kailangan paaralin mo talaga sila kasi sa pangalan pa lang nila, yayamanin na. Oh, tapos ang apelido? Ano po? Abilon po. Abi. Puro sa mga papa niya po mga pangalan. Abilon. Okay, syempre magpasalamat tayo sa ating sponsor. Maraming salamat po sa ating sponsor, Ma'am Tis and Ma'am Yanyan from Sakai, Nagoya, Japan. Cupcake from Hong Kong. Mami Lita Castolo from USA. Maraming salamat po sa inyong ginitawang puso. Muli, maraming salamat po Ma'am Tis and Ma'am Yanyan from Sakai, Nagoya, Japan. Cupcake from Hong Kong. Nagutom ako uli. Mami Lita Castolo from USA. Maraming salamat po sa inyong ginitawang puso na walang sawang sumuporta sa aking munting adikain. At maraming salamat din po sa tiwalang ipinagkaloob niyo po sa akin. Maraming salamat. Nawa ibigyan kayo ng kalakasan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa kayo ng maraming blessings. Nawa ibigyan pa kayo ng mahabang buhay. Upang sa ganun marami pa tayong masagip ng mga kababayan natin na tulad nila. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan po mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye.